Sumad sa dalawa ng piso sa pinakamababa nitong halaga sa ikasyam na pagkakataon ngayong 2022. Ang babala ng mga ekonomista, kahit magandang balita ito para sa mga nagre-remit, hindi magtatagal ay itutulak din ito ang presyo ng gasolina at pagkain sa Pilipinas. Nasa front-end balitang yan si Shaila Francisco. Sa pagsasara ng palitan ngayong araw, lalong sumadsad ang halaga ng piso sa 58 pesos and 49 centavos kontra US dollar. Ito na ang ikatlong sunod na araw ngayong Linggo na bumaba ito sa all-time low. Malayo na ito sa palitang 51 pesos kontra dolyar noong magsimula ng taon. Ang paglamya ng piso ay epekto ng pagtaas ng interest rates ng Amerika. Kaninang umaga, inakyat ito ng US Federal Reserve ng 75 basis points. Layunin itong pabagalin ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilin at serbisyo sa Amerika. Kasabay niyan, naeengganyo ang investors na maglagak ng pera sa US dahil mas malaki ng kikitain nilang tubo. Naniniwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang bankers na natural lang daw ang pagsadsad. The recent foreign exchange pressures are not unique to the peso. At the same time, the peso's movements are a natural consequence of the prevailing current account dynamics of a growing economy, reflecting the increase in the country's imports amid the ongoing economic recovery. I think it's not much of a weak peso than a strong dollar. Pag mataas ang interest rate, right, it tends to attract money there. So yung mga dollar investors in different parts of the world. Bagamat good news ito sa mga pamilya ng overseas Filipinos dahil mas mataas ang halaga na ipadadalang pera, pansamantala lang daw yan. Itutulak kasi ng mahinang piso ang mga presyo ng pagkain at petrolyo, lalo't import-dependent ang Pilipinas. Ang kaso, kahit ang local supply ay apektado rin. Inaangkat din kasi ang ilang raw materials na kailangan sa produksyon ng mga ito. Damay tuloy pati ang ating Noche Buena items. In the end, magiging disadvantageous pa rin ang depreciation ng piso kontra dolyar. Pagdating ng Pasko, iyan na, maraming handaan. Kaya mas malaki ang demand natin sa mga pagkain at mga produkto na hinahanda natin sa Pasko. Kaya magiging mahal, mabigat ang presyo na dadalhin natin ng mga bibilhin natin para po makapaghanda ng maayos sa ating pagkainan pagdating ng Pasko. Nangangamba ngayon ang mga ekonomista na lalong sasadsad ang piso kontra dolyar, lalo't nagbabala ang US Federal Reserve na iakit ulit nito ang kanilang interest rates bago matapos ang taon. Kaya ang piso di raw malabong tumungtong sa 60 pesos. Hindi nakakayanin talaga ng mga Pilipino ang 60 pesos to a dollar. Mabigat na mabigat na yan. So harinawa, huwag umakyat sa 60. Pero sa palagay ko, hindi ito mananatili sa 58. Para rin pahupain ang inflation sa ating bansa, nagtaas din kanina ng interest rate ang Monetary Board. 50 basis points ang kanilang ipinataw. Kaya aabot ang interest rate ng Bangko Sentral sa 4.25%. Ginawa yan kasabay ng pagtaas ng average inflation projection ngayong 2022 sa 5.6%. We believe today's rate hike will help us achieve our price stability objective. This adjustment shall help alleviate some pressures of the peso, which could in turn temper inflationary impulses. Pero tingin ng ilang ekonomista, kulang ang interest rate hike ng Monetary Board. Kung i-offer natin sa kanila is only 0.50, ang ibig sabihin nun, eh mas mataas pa rin ang dolyar. Paralay ko pagka 0.50 lang ang piso, eh hindi ito enough, no, para sabayan at pigilan ang exodus ng mga investor sa piso. Umaasa rin ang mga ekonomista na makatulong ang holiday season para mapalakas pa ang piso. Bukod kasi sa mga turista at balikbayan, nariyan ang pagpasok ng bonus ng mga dollar earners sa bansa at ang remittances ng mga OFW. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.